the down. How what come? Great morning, mga First Vita Blast. Kumusta po tayo sa ating mga kinatatayuan ngayon? Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po tayo dyan? Galaw-galaw po, mga First Vita Blast. Okay, mga nandyan po, kaway-kaway po tayo. Okay, mag-uumpisa na po tayo nung araw ngayon, Biyernes. Mag-uumpisa po tayo. Batiin muna natin ang team ng Visionaries. Nandyan ba kayo? Kaway-kaway po. Ang winners, kumusta po kayo dyan? Ang mga champions, nasan po tayo? Kumusta po tayo dyan? Okay. Binabati ko din po mga official speaker ng First Vita Plus. Nandyan po sila ngayon. Upline Cyril. Okay, kaway-kaway po. Upline Des. Okay, Sir Lito Alibel. Nandyan din po siya. Okay, Upline Sir Lito Vergara ng Knights of the Champion. Binabati po. Kumusta po tayo sa mga kinatatayuan natin? Ang Olongga po. Product Center. Nandyan din po. Okay, madami pa mga upline natin, mga dealer. Okay, salamat po sa pakikinig. Nandyan po yung mga iba pang official speaker natin, Dr. L. Dina. Nandyan din po. Ito pa mga leaders, Infinite Champion, Bet Kasapaw. Kumusta po tayo? Okay, Knights of the Champion, Triple P, ang mag-ama. Ang ganda ng buha natin sa litrato. Ah. Mag-apa ng Triple P, binabati po natin sila. Si Applied Christian, sa si June Alcorcon. Okay, kumusta po tayo dyan? Mga dealer, Survivor, Juliet, nandiyan po ba? And Josie, Applied Jerry, Jenny Antonio. Okay, madami pa po. Kumusta po tayo? Galaw-galaw po, nandito naman po tayo. Pakilala lang po muna ulit ang inyong lingkod. Okay, Dr. Mendiola po. Isa po sa mga official speaker ng First Vita Plus. Okay. Ganun din po kami po may-ari ng Lucena Product Center ng aking may bahay. Nandiyan po siya ngayon sa bahay. Okay, salamat po sa kanyang slide. Okay, ano pa? Pag-usapan ulit natin ngayon, ayan tungkol ulit sa ating immune system. Isa po sa mga topic natin ngayon yan. Okay? Kasi kadalasan, ano po ba ang immune system ng ating katawan? Okay, itong tinatanong eh. Kung baka sa mundo natin, ang immune system, sila ko yung mga police o yung mga sundalo na humaharang sa mga masasama. Okay, ganun din po sa loob ng katawan natin. Ang immune system naman natin, so yung mga lumalabas sa mga sakit. Kagaya po ng ano, virus. Common na common ngayon yan, daming may virus, daming may sakit. Pagtanda, di ba? Nilalabanan po ng immune system yung pagtanda natin. O kaya cancer. Madalas natin naririnig to, no? May nadadiagnose po tayo na may cancer, pero yung iba, ayaw ko nila magpa-chemotherapy o kaya ayaw nila magpa-radiation therapy. So, anong ginagawa nila? Pinalalakas po nila ang kanilang immune system. So, yan po sa mga pag-uusapan natin ngayon. May ano pa? Tama-tama, yung mga nakikinig sa atin, no? Pagkatapos ng talk natin ngayon, no webinar natin, pagkatapos niyan, meron yung kasunod na speaker, marketing, si Sir Pidal naman, ang Vita Eagles. Pero bago siya masalang mamaya, mag-i-entertain po ulit tayo ng katanungan tungkol sa mga viewers natin. Diba? Pag may mga consultation na tayo, libre-libre ho kayo magtanong dito sa ating webinar. Kaya ihanda po natin, habang nagle-lecture po tayo, habang nag-uusap tayo ngayon, handa po natin yung mga tanong natin para mamaya, after ng talk, after ng webinar, pwede po tayo magtanong. Maliwanag po ba? Taas lang po ng kamay pag may mga tanong po tayo. Ganun po ulit, kagaya po ng isang linggo. Okay? So kung titingnan po ninyo, ano ho yung nasa screening nyo para mas madali nyo maintindihan. Okay? Yung nasa screen nyo, makikita po ninyo, yan. Kita po ba? Sa screen? Yep. Makikita nyo sa screen nyo, yung ano, yung kulay dilaw. Yung kulay dilaw, yan po yung immune system ng katawan. Okay, yan yung immune system ng katawan. Yung kulay orange, yan po ay uri ng bakterya. Kuha po yan sa actual na microscope sa pag-aaral po ito ng medisina. Yung immune system, yung dilaw, binabalutan po yung kulay orange. Yan po ay kuha sa ano, sa isang microscope. Yan po isang uri ng bakterya tao dyan, anthrax. Nakikita po ito sa dugo. Pag nagkaroon ng infection yung pasyente sa dugo, nababalutin ng immune system yung anthrax hanggang isa ito'y mawala.
So, ganyan po yung nangyayari sa loob ng katawan natin. Paano pa itong gumagana? Kung makikita po ninyo, no? Yung kulay pula, yan po yung immune system. Ano ginagawa niya? Binabantayan, nakabantay sa dusa baho. Para mas madali nyo maintindihan. Meron po tayong tinatawag na mga first line of defense. Kagaya po ng ano, ng balat. First line of defense po yan. Diba? Pag nasugat yan, pwede makapasok ang infection. So dapat, hindi siya masusugat. Ano pa? Yung ano, yung luha natin at yung laway po natin, meron po siyang antibiotic property. So first line of defense po natin siya. Yung parang sipon sa ilong, yung mga sipon-sipon, natawag ng mucus. First line of defense. So ang nung ginagawa ng kulay pula na nakikita nyo sa mga screen nyo, siya po yung nagabantay doon sa katawan natin. Ngayon, may mga pagkakataon na nakakapasok. O yung pangalawang litrato naman sa taas, yung kulay green, may nakapasok. Kasi hindi maiiwasan eh. May nakakapasok talaga na madudumi sa loob ng katawan. Nakapasok sa atin. Anong gagawin ng katawan natin? Okay, kasi may nakalusot. Anong gagawin? Yung immune system sa loob ng katawan natin, kukunin siya, tapos iipunin niya. Pero pag dumadami na ang mga viruses o dumi na nakakapasok sa katawan, kailangan ng kumuha ng backup. Okay? Ngayon, ang gagawin niyan, pag may nakita ko siya, yung katawan natin, may nakita kong kakaiba, babantayan po niya yung kakaibang nakapasok. Hindi natin kilala itong virus na to. Bantayan natin. Diba? Pagkatapos ng immune system ng katawan natin, kanya-kanya po siya ng trabaho. May papatay po dyan, may tatandaan, may babaril. Ganun po ginagawa ng katawan natin. Hanggang sa pag may bagong nakapasok ulit sa atin, makikilala niya, ito pa rin yung virus na nakapasok sa katawan natin. Alam na nung katawan natin, paano niya ito susugpuin. Ang tawag kasi dyan, immunity. Nagkaroon tayo ng defense mechanism doon sa mga sakit na yun. Kasi hindi kilala ng katawan. O, sample na lang, no? Ano ba nangyayari sa mundo natin ngayon? May virus na nakakapasok. Diba? Alam mo ba natin na yung virus na nandito sa atin sa mundo ngayon, matagal na ko siyang meron. Kaya lang yung mga ibang strain nun, na-adapt na, kumbaga nagkaroon tayo ng immunity doon sa iba, sa mga ibang klase ng virus. Pero hindi lahat. May yung nakakasama ko. Okay? So, ganun yung ginagawa. O, kakita nyo sa litrato, may bumabaril o binabaril yan, di ko kilala to, papatayin natin yan. Para pag nakapasok ulit siya, alam na kung paano kung napagandaan na siya. So nasusundan po natin, no? Yung mga yan ang gagaling sa labas, yung mga virus na yun. Pero may nanggagaling din po sa loob ng katawan natin na sakit. Kagaya po ng ano, kung makikita nyo, yan po yung mga autoimmune na sakit. Napakadami yan, kulang-kulang 100 po yan autoimmune. Ang sample po niya, madaling nyo matandaan, psoriasis. Autoimmune po ito. Lupus, sakit sa balat, systemic, naapektuhan lahat. Mga lupus po yan. Yan po yung mga klase ng immune na sakit. Autoimmune disorder o diseases. Nangyayari din po yan. Hindi lang nanggagaling sa labas yung sakit, nanggagaling din po sa loob. Ibig sabihin, yung sarili po nating cell nag-react mismo sa sarili po natin. Kaya kung nagkaroon yun naman ganyang klase sakit. Paano napapagaling yan? Unang-una, kailangan palakasin po natin yung immune system mismo na katawan natin. Kasi problema dito, yung immune system. So, nasusundan po natin. Ngayon, paano natin malalaman kung ang katawan natin o ang immune system natin humihina? Diba? Ibig sabihin, dinatapuan tayo ng sakit. Ito ang mga sample, no? Ang immune system ng katawan natin humihina, ibig sabihin lang po, para mas madaling matandaan, madalas po sipunin tayo. Ayan, di ba? Kaya nga may mga vaccine, flu, o para hindi madalas magkasakit. Ginagawa po yan. Ang average po kasi sa normal, no, sa loob na isang taon, pwede kang sipunin, no, magkasakit ng mga ganito 1-3 times per year. Pero kung ikaw madalas, halos 1-1, ibig sabihin po nun, bumabagsak yung katawan natin, humihina yung immune system ng katawan natin. So ano kailangan gawin, di ba? Yung average ng katawan natin, kailangan palakasin po natin yung immune system ng katawan. Sa susundan po natin, ano pa po? Ito, di ba? Sinisipon tayo, humihina ang immune system. Tapos, pag nagkasakit ka matagal, gumaling. Usually kasi, abutin lang na mga isa, dalawang araw, hanggang tatlong araw, yung mga common colds. Pero pag matagal gumaling yan, bumabagsak, ibig sabihin, mahina o weak ang immune system ng katawan natin. Di ba?
usually ang recovery 3 to 4 days ang recovery niyan. Pero pag tumagal yan, ibig sabihin po nun, mahina ang katawan natin. So, mahirap labanan yung mga sakit pag ganun. Kaya kung nagkakaroon tayo ng tonsillitis, nagkakaroon tayo ng mga kulani, lumalaki po siya. So, dapat po palakasin yung immune system ng katawan natin. Ano pa po? O ito, di ba alam nyo po ba na yung dry nose, signs po ito na humihina ang immune system ng katawan natin. Pero yung runny nose, ibig sabihin para kami mga sipon, maganda po yan. Ibig sabihin po, may panlaban po tayo. Alam nyo ba yung mga sipon-sipon na yun? Ang tawag po doon, mucus. Di ba kung nakita nyo mga previous na slide natin sa litrato kanina, yung mucus, siya po ay isa sa mga first line of defense. Bakit? Tinatrap niya yung mga pumapasok sa ilong natin na mga dumi. Pwede niyang ilabas to. Siya yung nagsasala ng mga dumi sa ilong para hindi siya makapunta sa lalamunan natin, sasalain muna nito. Pero, bisa kasi hindi kilala nung, ano, nung mucus eh, nung first line of defense mo, hindi rin kilala nung lalamunan. Kaya umisa may umaabot sa baga na ganun sakit. Diba? Sipin nyo, hindi kilala yung virus, nakapasok, nakapasok sa lalamunan, tumaan sa lalamunan, pumasok sa baga, hanggang sa inuko muna. Diba, nahirapan ng huminga. Mga virus po yun, nakapasok sa katawan. Diba, meron mga pinanggit ko, may mga makukulit na mga virus, diba? Kagaya ng ano, nakapasok, nakain mo, may nakain ka, na dumi o germs, may daladalang dumi yan. Nakapasok ngayon sa bituka mo. Diba? Ano pwede mangyari? Alam mo ba natin na ang bituka natin, diba? Ano ho yan? Acidic environment. Ngayon, pag acidic environment siya, tinutunaw nito yung mga kinakain natin. Kasama po doon yung mga germs na nakain natin. Kaya po nailalabas po natin yan. Diba? Ang tawag kasi dyan, yung immune system ng katawan natin gumagana. Kasi natunaw po siya. Kasi nga, diba, may mga virus na nakapasok. Hindi lahat nasasala eh. Pag nakapasok sa bituka, papatayin yan. Pero pag hindi kinain ng bituka, pupunta sa dugo. Dyan na po nag-uumpisa na nagkakasakit yung tao. Diba? Pag nakapasok sa dugo, naglalagnat na. O may nakapasok sa dugo. Kung natandaan yung litrato kanina, yung anthrax, binabalutan po yan ng cell, neutrophil. Yun po yung immune system ng katawan natin. So, nasusundan po natin. Ano pa po? Ito. Diba? Matagal gumaling pag nasugat po tayo. Diba? Nasugat tayo sa kamay. O, bukod sa may mga factors, kagaya ng anong mga factors, diabetes. Diba? Matagal ang wound healing yan. O, ito naman, halimbawa, nasugat ka sa balat, matagal po, ibig sabihin, bumabagsak ang immune system ng katawan natin. Okay? Anong ginagawa? Tingnan nyo ha, yung white blood cell natin, di ba, yung mga nakakapasok na germs o bacteria, pinapatay niya para po ito gumaling. So, trabaho po yan ng immune system ng katawan natin. So, nasusundan po natin, yan po yung mga ginagawa natin. Ano pa? Yung bang laging antukin o laging pagod? Di ba? Para lagi kang nanghihina, o signs po ito na bumabagsak o mahina ang immune system ng katawan natin. So, dapat kumpleto ang tulog nyo. Di ba? Lalo na, nung panahon ng lockdown, kumpleto sa tulog dapat. Di ba? Ang ideal po na tulog ng bawat isang tao, at least 7 to 9 hours. Average, mga 8 hours. Yan po ideal eh. Di ba? Para mapalakas natin yung sarili natin katawan. Okay? So, ano ba? Protektahan ang sarili. We heal as one. So, anong gawin nyo? Tingnan nyo nga natin kung mag-evaluate po sarili natin, tayo ba ay mahina ang system? So, malakas ang immune system ng katawan natin. Tandaan po natin, no? Kung mahina ako nakikita nyo, magdalas na sakit eh. Uumpisahan na po natin palakasin ang immune system natin. Bakit? Kasi kung makikita nyo, no? Sa mundo natin ngayon, ang katawan po natin may mga tinatawag na lymphoid organ. Yan po yung mga panlaban, di ba? Kung makikita nyo, halos araw-araw, exposed po tayo sa iba't ibang klase ng dumi. Okay? Pero hindi lahat ng tao nagkakasakit. Diba? Bakit? Kasi nga, nalalabanan po nito mga lymphoid organ natin. Kagaya po naman nun, tonsils. Akala ko natin, ang tonsils, diba, pinoopera, tinatanggal, storbo, lagi masakit, diba? Ang trabaho po niyan, tinatrap po niya
yung mga tume na pumasok sa lalamunan natin. Galing sa ilong, sa bibig, tinatrap niya. Yan po ang trabaho ng tonsil kasi nga first line of defense po siya sa mga viruses and bacteria. Ang appendix, so alam mo ba natin na yun po yung bahala sa paggalaw o removal o pagtanggal ng dumi sa ating digestive system. Kaya pag na-operahan po tayo ng appendicitis, kalimitan ang nakikita po yan, fecalit o dumi. So yan po ang trabaho niyan, kahit nga yung kulani natin eh. Ang kulani natin, di ba, minsan lumalaki, nawawala. Bakit? Kasi pag may nakapasok ng dumi sa katawan natin, ang trabaho niya mga yan, ang lymphoid organ, makipaglaban sa kanila. Di ba? Makipaglaban dyan, kaya lumalaki o namumula yung tonsil nyo. Di ba? Ibig sabihin, nakikipaglaban po yung katawan natin sa dumi na nakapasok po sa katawan natin. So, nasusundan po natin, no? Tingnan po natin to. Exposed po tayo sa iba-ibang klase ng dumi. Araw-araw may contact. Pero bakit hindi lahat ng tao nagkakasakit? Dahil po sa immunity. Ibig sabihin, ang sarili po nating katawan, meron po tayong defense mechanism na tinatawag. Tingnan nyo po to. Di ba? Bakit po sila nabubuhay? Di ba? Simula maliit, exposed po sila sa mga dumi. Diyan sila natutulog sa labas. Pero bakit tumahaba ang buhay nila, tumatanda sila? Di ba? Kasi yan ang environment nila. So yung katawan po nila nagpudos ng sariling panlaban. So ibig sabihin, immune po sila sa ganyan. Ang tawag po dyan, immunity. Ang immunity, di ba? Meron nung tayong tinatawag na active sa capacity immunity. Kagaya po nung nakikita nyo sa mga screen nyo, meron nung tayong tinatawag na natural immunity. Di ba? At meron tayong tinatawag na artificial. Itong natural immunity, galing po sa sarili natin, active, di ba? Active natural, galing sa sarili natin, dahil sa mga infection, di ba, na-expose po tayo, gumagaling po tayo. Ang sample naman po ng mga artificial, kagaya po ng mga bakuna, okay? Yung mga pinabakuna sa atin, panlaban po sa mga sakit, artificial po yan. Di ba? Ito naman, passive immunity, o di ba, yung sa magulang, nanganak yung nanay natin, di ba? Kailangan, anong tamang pag-ano, pasuso sa mga bata? Below 6 months, dapat po breastfeeding. Bakit nakukuha nila yung natural antibody galing sa nanay? Ang tawag po dyan, natural immunity. Na passive po siya. Meron tayong tinatawag na artificial passive immunity. Di ba kagaya po ng ano, anti-tetanus. Kinukuhan ba, pero anti-tetanus. O, yan po yung mga passive immunity. So nasusundan po natin, no? Yan yung mga ginagamit ng katawan natin. May mga immune po tayo, mga immunity sa katawan. Ngayon, para bukod sa mga yan, artificial and active, bukod sa mga yan, dapat po meron tayong tamang kinakain para palakasin yung ating katawan. Oh, tingnan nyo to. Additional nutrients, balanced diet, at meron dalawang essential na vitamins na kailangan ng katawan natin para sa immune system ng katawan natin. Ano po yun? Vitamin A at vitamin C. So, maliwanag po ha, vitamin A, vitamin C. Lalo na ngayon, importante po yan. At yung mga yan po, kaya kong ibigay ng First Vita Plus. Okay? Pangkalusugan, pangpamilya, financial security. Lahat ng yan kaya ibigay ng First Vita Plus. At kung titingnan po kasi natin ngayon, ang average na lifespan po ng tao sa panahon ngayon, 70 na lang po. Kung dati umabot tayo ng 100, pero ngayon 70. At kung titingnan natin ang mga dahilan bakit ang tao namamatay, ang number one po sakit sa puso. Pangalawa po, cancer. Pangatlo po, sakit sa baga. Pero sa panahon ngayon, sakit sa baga? Dahil saan? Doon sa virus na kumakalat ngayon. O, diba? Kalat po ngayon yan. Tingnan po natin ha. Ang coronavirus, grupo po siya ng virus. At ang dami na nung namamatay ngayon. Buong mundo po, di ba? Nasa kulang-kulang, almost 6 million na halos eh. 5 million, 6 million ang affected. Di ba? Sa Pilipinas, ang total number ng cases po natin, kung makikita nyo, nasa 20,000. Pero recoveries po, 4,200 na. Okay? Ang death po, nababawasan na. Kung titingnan po natin, no, buong mundo apektado. At tingnan nyo po ito.
Coronavirus, grupo ho siya ng virus na pwedeng makaapekto sa tao, pati ho sa hayop. Okay, nabanggit ko, typically mild po dapat ang coronavirus. Pero mayroong pagkakataon na nagiging lethal po siya. Ibig sabihin, nakakamatay po. Kasi ang coronavirus, di ba, na-discover po ito 2019. Naging pandemic po siya 2020. Ano ba yung pandemic? Ang pandemic po ay dumadaming sakit sa buong mundo. Kung makikita nyo sa global natin sa litrato, yung epidemic, di ba, madaming kaso sa iisang lugar. Isa lang siyang lugar. Halimbawa, dito lang sa gantong lugar, doon lang madaming kaso. Hindi siya kumalat. Pero ang pandemic, ibig sabihin, isang lugar, madaming kaso, sa isang lugar, madaming kaso, pero globally, apektado. Diba? Kaya nga, nakaabot dito sa atin yan eh. Kasi dineklaro siya na pandemic. Kasi halos buong mundo, may mga kaso ng ganyan. Kaya tumawag tayo sa mga kamag-anak natin sa abroad, oh, kumusta ang pandemic? Lockdown din sila. Diba? At saan nung nag-umpisa ito? Sa Wuhan, China. Kung makikita nyo po yung nandiyas sa litrato, normal x-ray po ito ng pasyente. Ito po yung actual na pasyente na 44 years old na nag-umpisa ko sa market, seafood market ng Wuhan, China. Yan po yung pasyente nyo yung namatay. Kung makikita nyo, yan po yung normal x-ray. Pero sa dulo, makikita nyo puti-puti po siya. Ibig sabihin, pneumonia po, signs ng virus, at ang nakita po dyan yung COVID virus. Kaya COVID pneumonia po siya. Sa Wuhan, China, ang tawag nila dyan, Wuhan pneumonia. So yung pneumonia, sakit sa baga. Yan po yung tawag sa kanila. Normal x-ray ito. Yung nasa dulo, yung may bilog na pula, yan po yung kanyang x-ray. Diba? Yan po yung pneumonia o COVID pneumonia. At kung titingnan po natin, no, alam nyo po ba, kasi kung narinig po natin yung SARS, noong 1990s, diba? Tapos yung SARS-2, alam nyo ba na yung SARS noon, coronavirus din po siya. Bakit? Kasi alam nyo ba, coronavirus, 1960s po, na-discover yan. So matagal na. Okay? Ang SARS-CoV, yung una, 1990s. Ang MERS-CoV, yung number 6, yan po ay noong 2012. Kaya siya tinawag na Novel Coronavirus 2012. At ito namang number 7, yung Novel Coronavirus 2019. Kaya siya Novel na diskubre noong 2019. So maliwanag po, at alam nyo rin po ba, di ba binanggit ko typically mild, pero sa mga ibang kaso nagiging lethal, nakakamatay. Kasi number 1, number 2, number 4, at number 5, hanggang ngayon existing po siya, nakakasalap na lumino natin. Nasa mundo po siya, di ba? Pero ang mga nakakamatay po dyan, yung number 3, yan, number 6, saka number 7. Sila yung mga lethal. Diba? Sipin nyo, hindi kilala ng katawan natin, pumasok sa katawan natin, nakalusot sa ilong natin, nakalusot sa lalamunan, hanggang pumunta sa baga. Pagdating sa baga, ang sisirain po ng coronavirus yung baga natin. Kaya minsan, kahit nag-negative na sila sa test, diba, kaya lang nasira ang baga, nagkaroon po na may mga kaso ng namamatay. Ang tawag doon, mortality. So, maliwanag po. At ito pa, no? Ayon po sa WHO, hanggang ngayon po, wala pa po siyang gamot. Prevention na gamot, wala pa rin po. Kasi, kagaya ng binanggit ko, madami yung klase ang virus. Diba? Kung makikita nyo, yung bilog, ayan po yung coronavirus. Yung mga common cold, typhoid, rhinovirus. Yung mga influenza, trangkaso, influenza virus. So madami ho, yung Ebola, kung narinig din po natin, virus din po siya. So madami ho palang klase ang virus. At usually, di ba yung mga ordinaryong virus, dalawang araw hanggang pitong araw dapat po nawawala sa katawan natin yan. Pero pag yan ay tumagal, di ba, pwede ho makasama sa ating katawan. Kagaya po ng ano, yung coronavirus na yan, ang incubation period po niyan, 2 hanggang 14 na araw. Pero median po niya para maglabasan yung mga sakit natin, 5 to 6 days. Diba? So lalabas po yan. So madami, no? Paano ko nakukuha yung mga virus? Oh, transmission po, paano? Droplets. Respiratory droplets po ito. Diba? Kaya sipin mo, kumalat agad ang virus. Bakit kaya?
Kasi nga, may kausap ka. O nasa palengke, di ba yung nangyari sa seafood market sa China? Nasa palengke, walang mask, di ba? Hindi pa naman alam yung kaso nun. Umaatsing, inuubo. So, ang nangyari, mabilis yung kumalat. Bakit? Kasi isipin mo, halimbawa, infected yung tao. Alam nyo ho ba yung kamay ho natin makasalanan? Infected yung tao. Di ba? Yung mga surfaces na infected. Eh, ang tao, mahilig gumawak sa mukha. Kapag gumawak tayo sa mukha, pwede yung tayo ma-infect. Di ba? Bakit? Kasi alam nyo yung mata, pwede makapasok yung dumi. Bibig, ilong, may mga butas, pwede yung mapasok ng dumi yan. Mapasok ng ano? Viruses. Di ba? Kausap mo lang, umatsing, eh wala kang protection, makapasok sa'yo yan. Di ba? Kahit nga kausap mo, biglang umubo, eh hindi ka nakapagtakip dahil pumasok sa katawan mo. Di ba? Pero may mga certain limit ng virus. Pag konting virus yung nakapasok, minsan tinatalo ng katawan natin yung virus na yon. Pero pag madaming virus nakapasok sa'yo, hindi kinakaya ng katawan. Kaya kung napapasin nyo, di ba may rapid test, nagpapatest yung iba, uy, meron kang positive sa COVID pero tinatalo ng katawan natin. Bakit? Kasi certain lang yung, konti lang yung nakapasok sa katawan. Pero pag sobrang exposure tayo, madaming virus na nakapasok, minsan hindi kinakaya ng katawan natin. So ganun po nangyari, kaya nga napakasalanan ng kamay natin kasi kung saan-saan umahawak sa mukha. Ano ba po? Halimbawa yung alaga nating hayop, infected. Pwede rin lumakahawa sa tao. Pero konti lang, ibig sabihin sa pag-aaral, malitan chances. Okay? Yung tao, yung amo, nakakahawa sa hayop, pwede rin po vice versa. So yung mga dahilan, bakit po kumakalat yung sakit? Saan doon pumapasok? Diba? Ang port of entry, diba? Sa mukha, sa mata, sa ilong, sa bibig, sa balat. Pag nasugat, pag matagal gumaling, signs po na humihina ang katawan natin, makapasok ang infection. Makapasok yung mga virus sa katawan natin. At pag nakapasok po ito sa katawan natin, ano maramdaman natin? Lahat ng yan. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung course. Sasakit ulo. Pumasok yung virus, nalanghap mo. Dumaan sa lalamunan, dumaan sa mucus, nakalusok, hindi kilala eh. Hindi ibig sabihin, hindi kilala ng katawan natin. Nakalusot po siya. Okay? Paglusot sa ilong, nakalusot din sa ating lalamunan, nakapasok sa baga natin. Pag nakapasok sa baga, ano nararap naman sa sakit lalamunan, uubukin, mahirapan huminga. Incubation period ng coronavirus, 2-14 Ang median po nito, di ba? Ang median po niya, 5-6 days, maramdaman po siya. Maglalabas na yung mga sakit. Hindi kinaya, hindi naagapan, pumasok sa dugo. Yung virus, maglalagnat ang pasyente, sasakit ang dibdib, mag-chills, maapektuhan yung puso, bibilis ang paghinga, masisira ang kidney, maapektuhan yung kidney. Tapos pneumonia. Ibig sabihin, hindi kinaya ng katawan. Nag-negative ka na sa COVID test, di ba kaya lang nasira ang katawan, nasira ang baga, ang mortality meron pa rin po. Ibig sabihin, pwede rin nung mamatay ang pasyente. So nasusundan po natin, at kung titingnan po natin, oh, nakapasok sa katawan, di ba, ano yung mga signs ng humihina ang immune system? Ano naman dahilan? Bakit humihina ang immune system ng katawan natin? Itong mga dahilan. Unang-una, stress po at anxiety. Ang dami yung stress dahil sa lockdown. Lalo na po yung mga nawalan ng trabaho. Diba? Saan sila kukuha ng panggastos nila, pang-araw-araw nila. Alam mo yung tipong trabaho na pag nagtrabaho, may kita. Pag walang trabaho, walang kita. Sila ho yun, kawawa ho sila. Stress ho sila. Wala ka ng pagkain, diba? Paano ka pa makapagtrabaho? Na-lockdown yung lugar nyo. So, stress, anxiety, depression, halos lahat po yan. Pwede maka-apekto sa immune system ng katawan natin. At kung sino ang tao ang naapektuhan bukod sa kanila, yung leader, mga leaders po natin. Diba? Lalong-lalo na po ang ating Pangulo. Diba? Problema na niya yung mga taong bayan, problema pa niya yung mga ibang politiko. Bakit? Ang sabi niya, 5,000 ang dumating, ayan. Kaya doble-dobling stress. O ano pa mga problema natin? Alcohol. Pwede niyang bumili, tapos na lockdown. Sa bahay lang daw. Pero alam niyo ba, makinig mabuti, no? Ang alcohol intake, excessive alcohol intake,
tayo sa mga clinician. Nakaka-apekto po ito sa ating baga, particularly sakit na pneumonia. Related po pala yan. Diba? Kala natin sarap-sarap uminom, diba? O yung iba, diba, may limit? O dapat 10 kote lang, isang araw. O ang gagawin ng iba, hindi ako inom ngayon, iipunin ko na lang pagdating ng Biyernes o Sabado, limang kote. Hindi ko ganun yun. Kasi ang katawan natin, nag-auto-regulate po tayo. Diba? Ito lang dapat per day. Hindi mo pwedeng pagsama-samahin tapos isang inuman. Hindi pwede. Okay? Related po yung alcohol, excessive drinking, saan? Sakit sa baga. So maliwanag po. Ano pa po mga dahilan bakit humingi na ang immune system ng katawan natin? Ayun o. Smoking. Naninigarilyo. Bata pa lang, naninigarilyo ka na. So ibig sabihin, bata pa lang, unti-unti, nasisira ang baga. Lahat ng klase ng sakit, halos makikita nyo dahil sa sigarilyo. Yung mga dahilan na yan. Cancer sa baga, kulay itim na yung baga dahil sa sigarilyo. Pwede ka ma-stroke, sigarilyo. Cancer sa lalamunan, sa bibig, sigarilyo. Diba? Sa puso, maka-apekto sa katawan. Sa bato, maka-apekto sa kidney. Halos lahat naman yan dahil sa sigarilyo. Kaya nga number mo, makasalanan din yung sigarilyo. Buhay ka pa, pinaiksi mo na buhay mo. O ano pa? Bakit humingi na lalo yung immune system natin? Diet. Ang sarap kasi kumain. Diba? Unhealthy diet. Preservative, makukulay. Diba? Kain ng kain. Junk foods. Junk naman, kinakain pa. Diba? Fats. Yan o sa mga dahilan bakit lalo humingi na yung immune system ng katawan natin. So naniliwanagan po tayo, no? Kung may mga katanungan po tayo, handa po natin. Mamaya o tataas lang po yung mga kamay natin para sa mga tao tayo makapagtanong. O ano pa? Mga dahilan ba tumingin na immune system ng katawan natin? Tulog. Anong tamang pagtulog? Ilang oras? 7 to 9 hours dapat. Tubig, importante. Para hindi yung tayo ma-dehydrate. Pag na-dehydrate, di ba? Kahit nasa hospital ka, dagya ka ng swero pag di ka makakain. Exercise. Importante pala sa katawan nyo, lalo na sa puso natin. O yung iba, ganito. Kung sinabi mag-exercise, kasi mataas pala cholesterol, nung sinabi mag-exercise, ang ginawa, full exercise. So dapat i-adjust mo din yung katawan nyo, isang oras agad, dalawang oras agad. Hindi ganun. Kung ikaw na-diagnose na may high blood, mataas ang cholesterol, nung sinabi advice ng exercise, i-adjust mo katawan mo 10-15 minutes muna. Tapos 20 minutes, 30 minutes, hanggang kaya mo na 1 hour. Kaya simula North EDSA, pumunta ka ng Makati, naglalakad, nagbabike, 9 stroke pa. So hindi ganun. Huwag natin biglayin yung mga sarili po natin. So maliwanag po, anong kailangan gawin para makaprotektahan ang sarili natin o kaya para hindi po tayo mahawa ng mga sakit. So ito ang mga paraan para po tayo makaiwas sa mga sakit bukod sa pagpapalakas ng immune system natin, ha? O. Inom ng First Vita Plus, palakasin ang immune system. Bukod po dyan sa mga yan, ito ang mga dapat natin gawin. Dapat po magsuot po tayo ng protection, mask, face mask. Importante po ito. Hanggat maaari po, ha? Face shield eh. Diba yung buong mukha natin? Face shield. Diba para makaiwas po tayo sa mga sakit. O yung kausap natin, baka mamaya inuubo, o maiwasan po natin yung droplets. Okay, so maliwanag po, ang mga establishment po ngayon, nag-order po na dapat po may face mask pagpapasok po tayo sa mga lugar. So maliwanag po, ano pa? O, maintain po natin yung physical o social distancing. 6 feet o sa 2 metro. Ibig sabihin, 2 metro. Para makaiwasan yung respiratory droplet. So importante po yan, maiwasan natin yung mga sakit. O, ano pa po? Hand washing. Importante po ito. May sabon, may tubig, hand washing. Kung walang sabon, di ba, paghuhugas na kamay at least 20 seconds. Happy birthday to you, happy birthday to you. Yung palimitan, yan ang tinutuloy. Natapos lahat ng part ng kamay, importante mo ba? Sabon at tubig. Ngayon, kung walang sabon at tubig sa lugar mo, at least 60% alcohol hand sanitizer. So, importante po ito. So, maliwanag po? Kasi isipin nyo, no? Sipag-sipag, pag lilinis. Kasi ayon kasi sa pag-aaral, alam nyo po ba na yung virus, kaya importante, kunting sipag paghuhugas na kamay, tsaka paglilinis, importante po, pag sa metal, yung virus meron sa metal, o yung mga doorknob, diba? Tumatagal daw po siya ng
mga limang araw yung virus sa metan. Sa kahoy, pwede mo siyang tumagal ng mga 4 days. Kaya importante dapat ma-sprayan siya ng alcohol o mahugasan. Kasi pwede tumagal yung pag hindi siya nagagalaw. Sa plastic po, mga 2-3 araw. Sa mga karton, within a day po nawawala yun. Pero importante, ma-sprayan po natin yan. Diba? O kaya mahugasan para at least mawala ko yung mga virus. So maliwanag po, natatandaan po natin. Ano pa po? Diba? Sipag-sipag sa paglilinis kasi nga kumakalat yung mga virus. Diba? Sa doorknob, sa lamesa. So, ano po yan? Sipag paglilinis. Importante po yan. O kaya yung exercise. Kagaya binanggit ko kanina, tama, exercise. Bukod po dyan sa mga yan, minuha ng first bite abas, yung diet. Diba? Eat more fruits and vegetables. Ano sabi ho ng WHO? Kung makikita nyo sa mga screen nyo. Plenty of fruits and vegetables. Ayon po sa United Nations saka sa WHO. Okay? At lahat lang yan, makikita po natin yan. Depende ho sa panlasa na gusto nyo. Lahat po yan kaya ibigay ko ng kumpanya ng First Bite of Last. Palakpakan naman natin ang kumpanya natin. Salamat din po kay Ma'am Doy dahil meron na tayong magandang webinar. Okay? Ngayon sa mga nakikinig sa atin, yung mga hindi pa masyadong naliniwanagan sa First Bite of Last, yung mga bagong dealer na nakikinig ngayon na gustong matuto, handa po natin mamaya yung mga tanong po natin, no? Tapos mamaya, taas po kamay yung mga gustong magtanong. Para sa mga bago, ano ba ang First Bite of Last? Yung mga hindi pa po alam, ito po ay limang gulay. Malunggay, daon ng sili, saluyo, turay, talbos na kamote. Pinagsama-sama po yan sa isang sachet o kaya isang fist cup. Tinitimpla na lang po ito sa isang baso ng tubig. So, ibig sabihin pala, yung mga bata, matatanda na hindi mahilig kumain ng gulay, pag uminom tayo ng First Bite of Last, limang gulay na po ang nakain natin po, nainom po natin siya. Maliwanag po, ano ang benepisyo nito? Pag-usapan natin ng konti yung limang gulay. Ang malunggay po, siya yung napakaganda. Siya yung tinatawag na Miracle 3. Bakit? Napakadaming sakit ang natutulungan po nito. At magaling po ito makapagpababa ng blood sugar, maganda sa malnutrition, antibiotic properties, so ibig sabihin maganda sa may mga sugat, maganda sa may mga diabetes, maganda pang paganda ng kutis ng balat. Okay? At ang malunggay po, kagaya na binanggit ko kanina, anong essential na vitamins na kailangan ng katawan para lumakas ang immune system? Ayun po, vitamin A saka vitamin C, napakataas po ng malunggay. Kaya siya tinatawag na Miracle 3, multivitamins and minerals, kompleto pa po, nandiyan po yung mga minerals sa kanya. Okay? Pangalawa ho, daon ng sili. Daon ng sili, anti-stress, anti-fatigue, immune booster. So, napakaganda. Bukod po doon, maganda ho sa daloy ng dugo. Pampalam daw po siya o makaiwas paglapot ng dugo. Kasi pag lumalapot ang dugo, pwede mag-blood clot. Pag nagkaroon tayo ng blood clot, pwede ka natakay sa puso, pwede ho tayo ma-stroke. So, ang ginagawa nito, pinapaganda po nito yung daloy ng dugo sa katawan natin. Okay? Aphrodisiac, maganda ho ang daon ng sili dyan. Pangatlo po, saluyo. Ang saluyod naman po, maganda po ito sa mahina ang panunaw. Diba? Nakatulong siya makapag-regulate ng digestive system natin, pampadumi. So maganda po ito sa matataas ng kolesterol, para makadumi, maganda rin po ito. Maganda rin yung kanyang mga vitamin A, vitamin B, vitamin C. Okay, so maliwanag po, saluyod po yan. Ang pangapat naman po, colitis, uray o spinach. Maganda naman to sa mga may problema sa baga, pulmonya, bronchitis, COPD. Ospat ng baga, nakakatulong to. Bakit? Expectorant, pampalabas ng blema. Mucolite, pampalusaw ng blema. So maganda sa may mga problema sa baga. Kaya lang maging handa. Mga naninigay rin yun, pag inom ng First Bite of Last, pwede mo kayong lalong ubuhin. May mga goiter, para mo kayong sinasakal. Mayroon din siya tinatawag na hemostatic activity, pampahampas ng pagdudugo. May mga kababaihan, irregular menstruation. Hindi magkaanak kasi may cyst. Polycystic o may bukol sa matres, bukol sa ovaryo, makapalalaw ng matres. So maganda ho ito, nakatulong siya makapag-regulate ng bleeding. Kaya maging handa mga kababaihan ha, pag inom ng First Bite of Last, pwedeng sumakit ng konti ang puso. Okay, para ako'y nagdi-dysmenorrhea. Dagdagan lang ang pag inom ng First Bite of Last. Kung isa, gayon dalawa, tatlo, kahit gaano kadami po pwede. So maliwanag po, panglima po, talbos na kamote, pampataas po ng pulang dugo, lilinawin po, pulang dugo po ito. Okay, hindi po siya papataas ng blood pressure. So maganda siya sa may mga anemia o mababa ang pulang dugo. Maganda rin papataas ng platelet, lalo na po sa may mga dengue. Siya lang din ang halaman na may iodine, so ibig sabihin maganda sa may mga goiter.
Depende ko ng panlasa ang gusto nyo. Bakit? Meron ko tayong dalandan. Melon, guyabano, fruit and veggies with mangosteen, pineapple. Depende po kung anong gusto panlasa. Dalandan, maganda ko sabi mga problema sa baga. Yung mga hindi ko nabubuntis, gusto mabuntis, bukol sa matres, makapaloloob na matres, pwede ko yung melon pa yan. Bakit melon? Isa ko siya sa pinakamataas ang vitamin A na maganda po sa reproduction. So pag may problema sa reproductive system, melon, gano'ng ideal, gano'ng kadami yung pag-inom? At least 3 times a day pataas. Okay, maliwanag ha? 3 times pataas. Guyabano, alam nyo ba ang guyabano? 1976, may pag-aaral na po, maganda po ito sa may mga cancer. Okay, basta may cancer, kahit anong klase ng cancer, guyabano, maganda. Gano'ng kadami? At least 3 times a day po per day. Mas madami, mas maganda. Fruit and veggies with mangosteen, mga na-stroke, schizophrenia, problema sa pag-iisip, anxiety, depression, napakaganda rin po nito. Ganun din po ang pineapple, maganda rin po sa hindi makatulog na mahigpit. Okay? Pineapple, maganda po dun sa mahina ang panunaw, may mga ulcer, gastritis, maganda po ito. Pero may mga pasyente po, ayaw ng mga juices. Okay? Meron po tayong kape, malamig, smoothie. Pwede timplay sa malamig, pwede mainit, depende na po sa inyo. Limang gulay na binanggit ko, dinagdagan ko ito ng coenzyme Q. Maganda sa may mga problema sa puso, migraine, sakit ng kasukasuhan, cancer. Diba? Kape, coenzyme Q, dagdag beneficyo bukod sa limang gulay. Meron din po tayong pan-diet, yung mga hindi makalabas, hindi makapag-gym, nagda-diet sa bahay, gustong uminom ng pan-diet, ito po maganda. Slimming milk smoothie. Limang gulay na binanggit ko, nilagyan po ito ng L-carnitine with green tea extract. Okay, maganda po ito saan? Fatty acid metabolism, infertility. O yung mga lalaki, male infertility, sakit sa puso. So maganda po din po sa mataas ng cholesterol, diabetes. Di ba HIV AIDS virus? O end-stage renal disease, mga nagdadialysis, maganda rin po ito. Okay, bukod sa limang gulay na binanggit ko, dinagdagan pa po nito, healthy ka na, sumisexy, gumaganda pa ang katawan natin. So maganda po kahit nasa bahay po tayo pwede. So maliwanag po, o ito ka po. Diba? Yung mga gustong gumanda ang kutis. Limang gulay na binanggit ko, nilagyan po yun ng glutathione. At ang glutathione, maganda po sa balat. Diba? Pampalight po o pampaganda ng kutis, pampaputi po siya. So maliwanag po, ano pa po? Meron tayong mga goldine. Meron tayong mga goldine, melon, dalandan, diba? No? At meron din po tayong platinum line, no added sugar. Mga diabetic na ayaw na may sugar, no added sugar po ito. Diba? May mga cancer, maganda rin po ito. Kasi nabanggit ko kanina, diba? Meron mga na-diagnose ng cancer, pero ayaw nila magpa-radiation. Ayaw magpa-chemotherapy. Ano bang ginagawa pag may cancer? Okay ba? May bukol, ino-opera. Diba? Pagkatapos, i-histopat. Alam ko ano klaseng bukol. Tapos titingnan. Diba? I-chemotherapy. I-radiation. Kung ayaw ng pasyente na magpa-chemotherapy, ayaw magpa-radiation therapy, ayaw magpa-opera, kaya nga yung matatanda, sasabihin nila, kakain nila daw sila ng gulay, palalakasin ang immune system. Alam niyo ba ang tawag doon? Cancer immunotherapy. Anong ginagawa ng cancer immunotherapy? Ginagamit po natin yung immune system natin para labanan po yung cancer. At dyan po maganda ang First Vitaplus, lalo na po yung platinum product natin. So maliwanag po ba? Ano pa po magaganda product natin? Watermelon at titanium. Napakadami yung medication nito sa ating katawan. Maganda po sa ating dugo. Aphrodisiac. Maganda sa mata. Maganda sa may mga problema sa prostate. Diuretics. So, nakakapagpahihim po siya. So, maliwanag po. May natutunan po ba tayo? Handa po natin yung mga tanong natin. No? Marami na po tayo. Sino pwede uminom? 6 months na baby. Pwede nyo na pwede uminom First Vitaplus hanggang matanda. Bakit 6 months? Sabi sa batas, di ba? Ano sabi? Executive Order 051 ay tinatawag na milk code. Okay? Exclusive breastfeeding pag below 6 months. Depende na po sa magulang. Kung wala yung nanay, bottle feeding, lagay lang po yung isang sachet sa 8 ounces na bote. Pag hindi naubos, lagay lang po sa rep. Depende po sa magulang. So maliwanag po? Okay, pag-usapan natin yung mga natulungan ng First Vitaplus. Kagaya po nito, nodulant non-toxic water. Dito po, maganda na po yung leeg ng pasyente. Doon po sa taas, laki ng bukol. Madami po tayong ganyang kaso. Ang pakiusap ko lang, pag may bukol sa leeg, pwede po kayong parang sinasahan pag inom ng First Vitaplus. Pwede kayong bubuhin, pwede po kayong magsuka. Kung kayo matakot, nagdagan lang ang pag-inom. So maliwanag po, diabetic, take note ha, diabetic, 400 plus ang sugar, walang maintenance,
sweetened ang ininom ng pasyente. 10 boxes ng first Vitaplus, nag-normal po ang blood sugar, gumaling po yung kanyang paa. Supposedly, dapat puputulan ng paa. Pasyente ko po to sa, dito sa Urambo sa Pasig. Madami pa po. Okay? Pituitary macroadenoma. Tumor, brain tumor, pero benign po ito. Ito yung kanyang MRI. Kung makikita nyo sa screen nyo, di ba? December ng 2016, mayroong bukol. 2.5 cm na bukol. At ang kailangan gawin, kailangan operahan ng pasyente. Almost 800,000. So, malaking gastos. 6 months ng platinum ang ininom. Pinaulit ang MRI. 2017, tingnan nyo, nawala ang bukol nang wala akong ginawang operasyon. So, mga nasa bahay, palakpakan po natin yung mga natulungan ng kumpanya ko ng First Vitaplus. So, maliwanag po. Ito po, leader natin sa USA. Ang problema ng pamilya niya, cancer sa sakit sa bato. Siya mismo, may bukol sa suso, tapos meron siyang problema sa kidney. Natulungan po ng First Vitaplus, may Banugol, Mangosteen. Okay? Bakit ito na makita ko? Kasi yung kaibigan po niya, kasamahan din po natin ng mga dealers. O makikita niya po sa conversation na diagnosed po yung asawa ng Jenny Dean ng COVID. Napapanahon po siya ngayon. Diba? Tinanong nito si Doc Harry ng sa San Diego, California. Nag-message kay Doc Harry. Si Doc Harry, isa po sa mga official speaker ng First Vitaplus. Okay, si Romeo o si Mr. Aguirre na diagnosed po ng COVID. Positive po. Nagkataon na available na po doktor sa kanilang Guayabanugol sa pineapple. So yun ang pinainom. So ang ginawa ni Dr. Harry, pinadagdagan niya ganyan 3 times a day. Walang gamot na ibinigay yung doktor doon, bakit? Nasa bahay lang eh. Okay, kaya ko nalaman yung kwento nito nila dahil po doon sa kay Ann yung nasa San Diego natin, yung pinakita ko kanina. Ayaw i-disclose yung kaso, nahihiya. Siyempre yung stigma pag nadags ng COVID, lalayuan ka. Pero siya, nung gumaling siya at nakapag-donate ng blood sa American Red Cross. Ayan po yung litrato, American Red Cross, nakapag-donate po ng blood. Bakit? Kasi nga gumaling po siya sa COVID. Pero wala po siyang ininom na gamot. Ang ininom po nito, makikita nyo sa screen, Guayabanugol at pineapple kasi nang available sa kanila. Sila po yung magkakasama ngayon ng mga leaders ng First Vitaplus, ha? USA, California, San Diego, California. Palakpakan mo natin sila. Okay? Ano pa po? License, kumpleto po, refund, LTO, halal. Anong ideal na pag-inom ng First Vitaplus? Common question po ito. Kung walang sakit ang tamang pagkain ng gulay, 5-6. Ang First Vitaplus, equivalent po 5 serving ng gulay sa sodas. So, ibig sabihin, kung wala po tayong sakit, wala mga maintenance. So, makinig ka, wala mga maintenance. Isang beses, isang araw, okay na po. Paliwanag. Kung may mga sakit ka, may mga maintenance ka, ang tamang pagkain ng gulay, 1 beses. So minimum pala, pag may sakit, may mga maintenance, minimum 2 beses kada araw. Depende po kung anong gusto niyong kaya. Pero wala po itong masama kung gawin mo 3, 4, or 5. Wala po itong overdose. So maliwanag po, Doc, ang common question dito, paano kung may maintenance? Pwede ba itigil ang maintenance? First Vitaplus na lang iinumin. O makinig mabuti ha. Sapo, 5 ang gamot nyo. Minimum 2 First Vitaplus sabay po iinumin nyo. Pag normal na po ang inyong mga blood chemistry o mga laboratorio, pwede po tayo magbawas ng gamot. Dapat lang po mababantay tayo ng mga doktor natin. So maliwanag po, may natutunan po ba tayo? Taas po ang mga kamay natin na may mga natutunan. Okay, may mga question po ba tayo? Pipili ulit kami ng mga magtatanong. Okay, naka-ready ko ba yung mga tanong nyo? Luzon, Visayas at Mindanao. Kung may mga question po tayo, gusto ko makita ang inyong kamay. Pakitaas po ng mga kamay. Kung may mga question at pipiliin po natin. Ayun po, si Upline Miles. Okay? Okay, unmute po natin. Pakitingin po sa screen para marinig po na lahat yung inyong questions. Miles. Okay. Handa po yung mga tanong? Paki-unmute po, apply. Yan, okay? Apply. Good morning. Good morning. Good morning, okay. Good morning po, Doc. Good morning. Tanong po. Doc, meron po kasi akong friend, meron siyang stage 3 breast cancer. Ilan po yung pwede kong ma-advise sa kanya na pag-inom nung platinum po nag-guyabano?
Sa